Here's my first question is, how did you draw your roadmap to success in life? And what did you consider as essential factors that you lead to the fruition of your life success? And what did you perceive as determinants of success that will make you happy? How do you make your love as determinants of success that will make you happy? How do you make your loved ones your family collateral contributors to your success? Iginuhit ko ang aking roadmap para sa aking tagumpay ay parang hagdanan. Dahil kahit sa hirap ito akyatin, ay pinilit kong akyatin para sa tagumpay sa buhay. Lahat ng tao ay may problema, pero kailangan mong bumangon para sa iyong buhay. Ang aking pamilya ang tinuturi kong mahalagang salik para sa tungo tagumpay ng aking buhay. Siyempre, masaya ako dahil kahit anong mang pagsubok na dumadating sa aking buhay, hindi ako sumusuko para sa pamilya ko. It's a big yes kasi kahit nahihirapan na ako, andyan pa rin sila sumuporta para sa akin. How does your present condition affect that roadmap you charted a long time ago? Talk of attaining or not attaining anymore what you had drawn before? Para sa akin, hindi naman siya naka-apekto sa kasalukuyan ko ngayon dahil nagpupursigi akong matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Kahit maraming mga problema sa buhay, ginawa ko yung inspirasyon para maging motivation ko on nung pandemic. Kasi lahat nung lockdown wala talaga. Kasi nag-aaral ako ng BSMT. Yan talaga yung pangarap ko. Akala ko hindi na yun matutupad. Pero hindi ako tumigil at gumawa ako ng paraan para hindi matigil ang iginuhit ko noon. Can you narrate the history of your present medical condition from onset until at present? Do you have family members or relatives who are also suffering from or somewhat similar or related to what you have right now? What are the diseases common in your family? Sa awa ng Diyos, okay naman yung aking medical na kondisyon. Kasi kami mga seaman ay kadalasan kada isang taon ay meron kaming mga medical na dapat ipasa sa kurso namin. Sa totoo, wala naman sa mga kamag-anak namin, darasal lang palagi at para sa maayos na kalusugan at syempre palaging mag-exercise. Prior to the onset of present condition, did you indulge in the use of illicit drugs, excessive consumption of alcoholic beverage, chain smoking, sleeping adequate, sleep overwork, and spending time for too much worry? Sa totoo lang, kaming mga pamilya ay walang nagsisigarilyo o nagagamit ng pinagbabawal na droga. Oo, sa pag-inom, pero hindi yon lulong talaga sa inom pag may mga birthday lang at iba pa. Prior to the onset of present condition, had you been into any form of physical activity like indoor and outdoor individual or team sports, fitness exercise programs, and recreational activities like drinking, leisure walking? If so, at what age did you start and end your participation? How regular had you done it? 3 days a week, how much time you spent this activity every session? Less than or more than 30 minutes? Oo, nakararanas na ako dahil mahilig ako maglaro ng basketball at naging ski kagawad din ako dito sa aming barangay. At ako yung inatasan para sa sports kaya hindi ako nawala
sa exercise at mga programa. Nagsimula ako noong 2018 kapag may mga event sa barangay. Pero palagi akong naglalaro ng basketball para sa aking kalusugan. Araw-araw kong ginagawa kasi para na din lumakas ang aking pangatawan sa umaga. Sa umaga 6 to 9 at sa hapon 4 to 9. What were your doctor advice now on dieting, compliance to medication, and physical activity? What medication did your doctor prescribe? Can you tell me what these are for? And how long you have been taking all of these? Wala namang payo yung aking doktor kasi nagmi-maintain naman ako sa aking kalusugan dahil importante din ito para sa medical namin. Sabi ng doktor, exercise lang at gulay lang at syempre pagdarasal. Wala namang mga gamot. If you were to look back, what lifestyle practices you would have changed to prevent the onset of your present medical conditions? To reach the realm of success and happiness in life you dreamed of way back then. Is physical inactivity like lack of exercise one of those you have considered worth changing so as not to succumb to what you have now? Sa totoo lang, wala naman akong babalikan o pinagsisihan kasi hindi naman ako abusado sa aking kalusugan. Kasi para sa akin, importante talaga yung kalusugan natin dahil iisa lamang ang ating katawan. Ang importante, hindi ka pabaya sa iyong kalusugan. Exercise lang at gulay tsaka darasal lang palagi.